no one's gonna hurt you, no one's gonna dare. Hi everyone, it's me again, your dear Joey, always here to listen to your story. And although I will not have advice to say, I will always have a song to brighten your day. Our writer for today wants to be anonymous, but when you hear your story, you'll know who you are. But you know, her story is something that some of you might also be able to relate with. Kasi it's about mga fan clubs and fan girls and fan friends. So, she wrote me and told me all about her situation. At basically, it's also because ang problema niya ay kasi noong daw nagsimula pa yung pandemic, wala na po akong nakakausap maliban sa pamilya ko. And then I decided to join Fans Club, which is CDP and Team Joey Girl po. Hindi ko po in-expect na may mga makilala akong mga taong ituturing akong kapatid at pamilya sa Fans Club pong yun. Pero di po sangayon yung pamilya ko na sumali ako sa mga Fans Club at makipag-interact sa mga taong nakilala ko lang online. Overprotective po kasi sila dahil puro kami babae at dahil na din po sa mga napapanood nilang balita about cyberbullying. Pero sinuway ko po sila. Patuloy pa din po akong nakikipag-chat at nakikipag-video call sa mga internet friend ko. Di po kasi nila alam na I found another home sa Fans Club na yun. A home where I feel safe. And she goes on, but and I can really see na nakikita ko talaga kung gaano ka kasaya, you know, how happy it is to have a fans club, a friend, you know, na maliban sa pamilya. And syempre nakakakilig din, nakakasaya rin, nakakatuwa. And I'm sure a lot of you are really enjoying this and it's helping you. I know that it's really helping you through this pandemic. Ang akin lang sana wag mo lang kakalimutan na the only reason naman ganito yung parents mo sa'yo is because mahal na mahal ka nila. And marami talagang mga pangyayaring nakakatakot with internet relationships, internet friendships. Kasi iba talaga ang totoong personal na relationships. Sana one day ma-realize mo yun na iba talaga yung personal na relationship. And although this is fun, it might not be everything. It might not be the most important thing. I think that the more important thing is ang pagmamahal ng ating magulang para sa atin. The more important thing is ang ating pamilya. You know, friends come and go sometimes. There's what you call fair weather friends. And sometimes, andyan sila for the good times. Tapos pagkapahirapan na, wala sila dyan. Merong iilan siguro na talagang magiging true friends. And we'll go beyond this internet relationship and friendship. But I hope you don't burn your bridges with your family. Because at the end of the day, walang mas magmamahal sa'yo kundi ang pamilya mo at ang magulang mo. Yun lang naman ang akin. And just to prove that to you, I'm going to sing you a song na siguro ito yung nararamdaman ng mga magulang mo para sa'yo. I hope you like this song. It's from a Broadway play called Sweeney Todd. And the title of this song is Not While I'm Around.
Nothing's gonna harm you. Not while I'm around. Nothing's gonna harm you. Not while I'm around. Demons are prowling everywhere nowadays. I don't care, I've got ways. No one's gonna hurt you, no one's gonna dare. Others can desert you, not to worry, whistle, I'll be there. Awit na yon. To just to let you know, that's one of my favorite songs. Well, gusto ko yung kanta na yon. And sana sa pamamagitan ng awit na yon, naramdaman mo ang tunay na pagmamahal ng magulang mo. Alam mo, I'm sure, alam mo, magulang din ako. Sometimes, napapagalitan ka or masungit lang kami. Pero deep inside, mahal na mahal namin ng mga anak namin. And we just want to protect them. Nakakatakot talaga minsan ang mundo. At gusto lang namin masiguro that you'll be safe. Siguro what you can do is isama mong mama at papa mo sa mga fan club meetings mo and FaceTimes or Zooms. And for all you know, pag nakilala nila yung mga fan friends mo, matuwa na rin sila para sa'yo at maligayahan sila na may mga good friends ikaw. So, huwag ka mawalang pag-asa. Huwag masara ng mundo mo. Open it up to them, and maybe it'll be a whole new world. Kumbaga. So, anyway, at sa mga ibang tagapakinig natin, let's always remember kung gaano kahalaga ang ating mga magulang at ating mga pamilya. Mahal na mahal kayo ng mga magulang nyo, I'm so sure. Even if sometimes it doesn't seem so. Kulang naman po ang ating oras, pero kulang man sa atin itong sandali. Alam ko na tayo'y magkikita muli. At alam ko na maski na papano, we had a nice meaningful moment together. So, hanggang sa ating muling pagkikita, stay home, stay safe, and most importantly, stay tuned to Dear Joey. Bye!